So guys, ito, magluluto po tayo ngayon ng sinampalukang manok. So, na-chop ko na po siya. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and like my videos for more updates. Thank you! So ito guys, magluluto na tayo. Pinainit ko muna ng matindi ang mantika. Medyo brown na siya. Pwede ko tayong gumamit ng bago at lumang mantika. So gagamit tayo ng Rios na mantika. Mas malalas na. Pinto ito ang tuto ng mantika. So para mas maging malalas na siya, i-ano lang natin ito. I-swap natin para hindi didikit yung mga manok na ilalagay natin. Hindi lang natin siyang mag-init. Lagi ko po siya sa max ng apoy para medyo mabilis ang init. So, ayan guys. Isa po ito sa mga magiging lunch natin for today. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe on my YouTube channel. Also, add me sa Rena TV. Ayan, kung po natin. Unahin po natin ang bawang. Pagka nag-brown na po yun, sunilag po natin ang sibuya. Meron po tayong ginamit na luya para matanggal daw po ang isa ng ating manok. Hindi ko alam kung natatanggal ba talaga o pampalasa lang yung sa luya. Pero dahil sa dami po ng gumagamit ng luya sa pagluluto nila, ayan, inilagay na po natin. At kung piling nyo, kulang pa po yung mantika. Tagal nyo po yung mantika. Guys, ano ba nalagay nyo sa inyong sinigang? Repolyo, ketchup, o mustasa? Kasi gagamit natin mamaya ay ketchup. Wala ko na bagay. Minsan may marunggal. So, nahugasan na po yan. Hindi na po natin siya minarinig. So, kaya sinampalukan naman. Gagamit po tayo naman. Sasangkot na po natin guys. Sasangkot na po natin yung manok sa luya. Tantanggal daw po kasi ng lansa yung luya. Ayan. Pag feeling niya na medyo nadedry na po yung kawali, kukuha po tayo ng tubig. Dalawang basong tubig lang po ang gagamitin natin guys. Pero sa ngayon, sangkot na muna yung maximum heat of fire. Ayan. So, ito nakikita nyo guys. Ayan. Masarap itong panahalian, lalo na sa hapunan. Ito yung tipid tips. Ang ginamit ko lang po dyan ay bawang, sibuyas, sinigang mix, at saka asin. Ginamit ko rin asin. Yan, nakikita nyo na po yung texture. Pagka ganyan pa po yung texture, hayaan po natin. Dalagyan na po natin sa nakasin. Okay, so ito yung asin. Katanta mo na nang hindi maalat. So, yun lang guys. For the meantime, lalagyan na rin natin siya ng paminta na duroga. Ano pa ba? Ay, nasalit ko ako guys. Bigyan nyo nga po ako ng number. Just from the duro kung ano number. Sabi nila pag nakasalit daw ay ano. So, ayan, medyo lumit na po yung manok. Ibig sabihin, nasutay na po natin siya ng ayos. Nasutay. So, lalagyan na po natin siya ng dalawang baso. Here, the 2 cups of water.
feeling ko wala na yung alat ng asin. So lalagyan pa ulit natin siya. Alam niyo po ba pinaka the best talaga pang palasa is ang patis. So pakukulin lang po natin yan. Saka natin siya lalagyan ng patis. Recently, madalas na po akong sinasamid. Marami po yata nakakaalala sa akin. So ito po yung gagamitin natin yung patis. Ayan. Baka naman dati puti. At saka magi. Either. Free ko mo isa. Guys, bago kayo maglagay pala ng pechay, siguraduhin yung nahugasan ito. Nahugasan po rin yung pechay para makanal yung mga humiin. Kahit dahil tapos pa rin. So guys, ayun po, nakita niyo kumukulo na, lalagyan na po natin siya ng patis. Very smooth lang, wala tayong tukumara eh. Ayan. So yan guys. Pag may nakikita po kayong mga dugo-dugo sa mga, kaya nyo lang siyang kumulo ng kumulo. May sariwa pa po yung manok. So, ayan. Oops. So, ayan. Gagamitan din po natin siya ng magic sarap para magkaroon po ng lahat po ng lasa ng manok lumabas. Lalabas po sa paggamit ng magic sarap. Ayan. Hintayin lang po natin kumulo pa siya ng kumulo para mailagay na natin ang gulay na pechay. So, ayan po. Naka-high heat po siya ng apoy. Masipil-sipil. Para mas mabilis lumambot yung manok. Ayan, may focus. Lagyan na po natin siya ng magic sarap. Susunod na po natin ang sinigang sa sampalok. Bubuhos po natin lahat para mas malasa. Lumabas yung asin ng ating hinahangad na lasa. Hindi po natin siya tinipid. Ayan. Sigurado yung mga mister dyan kapag ka napakain nyo ito, magkakakunit ng asin. Char! Ayan, para sa mga asaga dyan. At para sa mga nag-aaral magluto dyan, make your own version para sa pagluluto ng sinigang. Lagyan nyo ng ibang flavor, lagyan nyo ng ibang mix. Kasi yun sa atin is Pinoy style. Pinoy style. So yan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay ang hinugasan nating dahon ng ketchup. Ayan. So habang kumukulo pa rin siya dyan, nasa ibabaw lang yun. More dahon pa nga pwede natin ilagay dyan guys. Pwede ba natin siya lagay ng dahon ng malunggay. Which is wala naman tayo malunggay dito. Medyo mahal po yung presyo ng malunggay ngayon sa market. Ayan. So kung naamoy nyo lang to guys, ganito po ang tamang pagkuha ng ano. Diba umuusok siya? Tsaka nyo kukunin sa ilong. Ayan. Ako talagang ang mga mister nyo pagka natikman ito. Hindi ko po siya lalagyan ng sili kasi may bata po sa bahay. Pero meron po mga version ng sinampalukang manok na may sili. Para mas malasa, mas ganado, mas suwabe ang lasa. Pwede nyo po ulagyan kung nilalagay din namin. Pero for own na lang pagkakainin niya. Pero pagka niluluto, hindi namin sinasamahan kasi nga may bata. Pero kayo, kung wala namang bata sa bahay nyo at lahat kumakain ng may sili, pwede naman guys. So, ayan.
Pagka nalanta na pong ganyan yung gulay, ibig sabihin malapit ng maluto yung ating sinampalukang ano. Maamoy na po talaga ang kanyang aroma. Amoy na po yung amoy sampalo, lasa ng manok, amoy duya, lahat na po nyo dito na. So, ito po ang Pinoy style ng ating sinampalukang manok. And yun lang guys for today's video. Thank you for watching. So guys, ayan, naluto na po ang ating sinampalukang manok. Napakasarap po, matitikman nyo po ito. So ayan, this is the first. Kakain na po tayo guys. At para sa mga nanay at tatay dyan, sundin lang po natin ang recipe na maraming luya para magkaroon ng healthy diets and healthy lifestyle. So ayan, konti lang po yung niluto natin kasi kakunti lang naman po kami sa bahay today. Ito yung naman po ang aming lunch. Mamaya magkikilaban na po para pagka hindi na ubos, masarap ito sa kilaban. Lalo na malamig yung kanin natin. So ayan, sama natin yung mga nahiwalay na sibuyas. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.